pinalitan namin yung pangalan namin before Puting-Ting Vlogs. Iba po yung lumalabas. Iba po yung lumalabas. Ito po yun, oh. Ayan. So, nagpalit kami ng name. So, it's Fonzie and A! Yay! So, for today's vlog, samahan niyo po kami. Gagawa kami ng reading manipulative materials. Kasi kanina, meron kaming virtual meeting. Virtual meeting? Meeting seminar ng mga magulang. Yes. Para sa mabuting pagbabasa ng mga bata. So, ayan. So, natapos na namin kanina. And then, ngayon, may pinapagawa ng mga manipulative materials para yung bata matutong magbasa. So, lalo na yung mga hindi pa talaga marunong. So, kailangan nila ito. Gagawa yung magulang kasama yung bata. Yes. Sa paggawa nun. Para maging, it's fun, di ba? Let's reading be fun daw. Para sa mga bata. Para hindi sila maboring, di ba? Nag-isip yung school nila, Fonzie, ng mga manipulative reading material. So, ipapakita namin ito. Ito yung pinapagawa sa amin. At, pipili lang kami ng isa kung anong gagawin namin. Ito yun. So, Fonzie, anong napipili mo dyan? Tray ng mga letra. Number 2, bintana ng pantig. Number 3, bulaklakang salita. And number 4, sampayan ng mga letra. So, anong napili mo? Ano? Tray ng mga letra. So, ayun ang napili niya, guys. So, yan ang gagawin namin. So, let's mga start! Kagamitan. Ang kagamitan ay ang tray ng itlog. Yes. Takip ng plastic bottles, iba-ibang colors, different colors. And we have some pencil paste or scotch tape. We have some tira-tirang pintura kung meron. And then colored paper, gunting, and last is old folders. So, well, yan. Ano start na tayo? Opo. We have some scissors, and we have some pencil pen, and glue! So, and the next is... I-ano, glue na lang, pwede na to. And we have some... colored... papers. Tray ng itlog. So, hanap muna ako. Ano ba naman itong ano na to? Ano pa, Fonzie? Tira-tirang pintura. Yun guys, may nahanap ako. So, kung ano lang meron dyan sa bahay. Ito, lumang tray ng itlog. So, medyo madumi-dumi na siya kasi luma na nga. Okay. Ayan, pero mawawala na yan kasi ipipinturahan siya. Ayan, check. Makain. Makain, wala po kasi kaming nakita tira-tira pintura. So, ito na lang. Ito, spray paint. So, ito na lang. Ito na lang yung gagamitin namin. I like color blue. Okay. Gusto mo ba yung blue? Diba? Yes. Kasi amihan daw. Ama, amihan sa Encantadia. Ayan. Old folders. Meron ba tayo dyan? What that? Makapal na ano na lang. So, hanap mo na kami. Pink! Ang wala tayo, Fons, ay ang takip ng plastic bottles. So, anong gagawin natin? Tara, mahanap tayo sa labas. Maghahanap kami sa labas. Samahan niyo kami. Yung makain nga. Check natin dito guys. Ayan sa ano na isa ko. Hindi basura guys ha. Let's start. So maghahanap na kami. Bakit signal ko lang? Yaiki. Sinacheck niya kadi, kung meron. Meron pa dito. Ayan meron dito. Ayan. Oh magkasuot ka na ito. O dapat kumuha ka ng ano. Kaya mo na. Isa pang plastic. Ayan, kukuha na siya. Meron dito. Baho! Buti na lang meron. Ayan. Yikes. Ayun, may sakita. O, ayan, isa. Kailangan namin ng 28. Kasi ang letters ng alpabetong Filipino ay 28. Diba? Kasama na yung N, Y, and N, G. Okay. Ayan. O.
Arte mo, girl. Hindi ako maarte. Oh, tatlo na tayo. Mayroon pero mamaya, pagkatapos mo dyan, syempre, maghugas na ang kamay. Bago. Alkohol. Ay, wala ko. Wala. Tunggalin mo kaya yan. Pwede. Diba? Ganito muna kami, ah. Ayan, meron po. Oh. Ikaw na lang kaya, oh. Kadire. Ako naman. Makakadir, makain. Sige mo lang. Pwede ako maarte sa tingin mo. Parang, parang kong. Diba? Oo. Makakadir. Feeling ko parang ikaw lang ako yung maarte. Charuro. Ako naman. Lima. Ang nakuha namin. Ayan. Meron pa dito makain nga. Ganda. Paalam ka muna siya. Naka-anin pa lang kami. Ikaw na lang yung paano. Kaya pwede bang hingi ng ano? Ng ganito? Sa soft drinks? Para sa ano nila? Ayan, hanap-hanap. Yung ano? Kaya nga eh, hindi tayo kay Ate Mai. Ayan. Thank you! Okay doon kay Ate Mai. Kasi kulang pa yan. Kailangan magawa namin ngayon. Punta kami doon sa isang tindahan dahil kulang pa. Ilan pa yan, Fonzie? 11! So, 11. 28 ang kailangan namin. So, kulang pa talaga. So, come on. Yeah, kaya Ate Mai. Wala si Ate Mai. Ate Mai, pwede mang hingi ng ano, plastic bottles, cup, yung cup lang ganun. 28 kasi kailangan namin kulang. Marami yan si Ate Mai. Antay lang ting. Ayan, marami si Ate Mai. Ilan na? Thank you, Ate Mai. Meron pa daw. Ilan na yan? 28 ang kailangan natin. Hello, Molly. Orte mo, girl. O, bilangin mo muna. Tapos maghugas ng kamay, ha? Magsabon. Yes, po. Okay po, Nay! So, yan, mga kain. Meron na po tayo. Ayan, so, nakalingap na kami ng 28 na takip ng mga plastic bottles. Wala yung mga takip talaga ng mga ano, plastic bottles na kagaya nito. Meron dun sa soft drink, so yun na lang. Pwede naman yun eh. Basta kung anong meron, okay lang yan. Okay. So, ayan. I-spray na po namin. So next, yung tray ng itlog ay isprayhan ng pintura. Ako. Ako mag-spray. Punta ulit tayo sa labas. Doon tayo mag-spray. Okay. O, diba? Yung kamay namin, kulay blue na. So mamaya na lang namin tanggalin pagkatapos. Ayan. Ito na siya, oh. Ayan na siya. Patuyuin mo muna natin. Kasi medyo basa-basa pa. At gagawa muna kami ng mga letters. Or in Filipino ay
Letra. Very good. Okay. Dito ilalagay yung mga letters. Dito. For example. Oh. Ibalak yung sabay din. For example. A, B, C, D. Yung mga big letters ang ilalagay dyan. Dito siya isusulat. Yes. And then, you're right. Small letters. Ayan. So, gagawa siya ng bilog. May madadaan. 28. At guguntingin yun. Guys, natapos na namin yung mga bilog-bilog na may sulat na letters. Ayan. So, 28 yan. 28. Ito lahat. Mada. So, next namin gawin ay mada. Nalagyan namin scotch tape. Mahirap pala pag-glue ang gagamitin. Let's start. Mahirap idikit dito. So, the best pala ang scotch tape. Ayan. So, tuyo na siya. Pwede na siyang lagyan. Alright. Siya naman ang gagawa. Salitan kami. Pag gagawin nyo yan, dapat kasama yung bata para matuwa naman sila. Mag-enjoy. Oh, banding na rin habang may natutunan. Where's A? Where's the A? Yung talaga sa mga batang makukulit, yung parang walang interest sa pag-aaral. Diba? Kaya anong gagawin ko ma? Check-up lang talaga tayong mga nanay. Guys, ayan, big letters, alpabetong Filipino. So, ang alpabetong Filipino ay mayroong Enye and NG. So, at ang kanyang small letters ay ito naman. Ayan, yung mga small letters niya. Ayan, siya dyan. So, kung magtuturo kayo sa mga anak nyo, lalong-lalo na yung mga hindi pa talaga alam, hindi pa na-memorize yung mga alphabet, so kailangan natin muna ipa-memorize sa kanila yon. Big letters and small letters. Para alam nila kung paano at kung saan itatapat ang mga small letters. Katulad nito. Fonsi. Yes. Itatapat mo ang small letter ng letter M, for example po yun. So, para maging fun yung pagtuturo natin sa mga bata. Ito pa. Ayan, itapat siya dyan. M. Ayan, isushoot siya dyan. Ganyan po. Ayan, so ayan sa letrang M. Shoot siya. Ayan na po siya. Sa letrang M. And then, next, letrang B. Letrang P, isushoot naman niya sa ayan. At pag hindi pa alam na mga bata, so, kailangan natin ituro yun. Next is letter T. Saan yung letter T? Hahanapin ang bata yun. Ayan. Di ba parang naglalaro lang sila? Ayan, ganyan po yan. Oh. Hanggang sa matapos, hanggang sa makumpleto po yan. Ganyan. And then, pagkatapos niyan, pag alam na ng bata, na-identify na ng bata, lahat yan, next naman, ituro po natin yung sound ng mga letters. For example, Fonsi, yes. Anong sounds ng letter A? A, A, A. Okay. Sounds ng B? B, B, B. Okay. C? K. Ayan, ganun po yun. And then, pag alam na lahat ng bata yan, pwede na natin silang turuan ng pantig. So, ang pantig po ay, for example, ma, pa, ka, sa, ma. Yun po yung mga pantig.
Kasi pag alam na po ng mga bata yung sounds, unti-unti, alam na po nila kung paano bibigkasin. So, ganun po yun. So, itry nyo po yun sa mga bahay nyo. At chak, may matututunan yung bata and it's fun, di ba? Hindi sila maboboring. Ayan. Hanggang dito na lang po. If you enjoyed this vlog, give a thumbs up and subscribe! Yeah! At sana po, may natutunan po kayo kahit papano sa amin. Sinishare lang po namin kung paano po maging fun ang pagtuturo ng pagbabasa ng mga bata. Bye-bye and thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe at yung mga silent viewers ko namin. Maraming salamat po. And subscribe if you haven't. Kung sino po magka-subscribe, subscribe! Tumbo, amor, baby.